Magandang umaga, mga kabombo at Kasar Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. At ngayong araw nga ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ang Bicol Region, Quezon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Epekto nga ng umiiral naman na shear line at magiging maulap rin na may kasamang pag-ulan ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa Cagayan Valley, Ilocos Norte at Apayao dahil naman yan sa umiiral na hanging amihan. At sa mga natukoy na nalagay na panahon, Bombo Genesis, ay posible itong senaryo ng pagbaha at paguho ng lupa dahil yan sa katamtaman at paminsang-minsang malalakas na pag-ulan. At bagyaring makakaapekto nga itong northeast monsoon sa Central Luzon, nalalabing bahaga ng bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, ngunit wala itong inaasahang significant impact sa mga nabanggit na lugar. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat ang mararanasan naman dito yan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dulot yan ng shear line at itong localized thunderstorm. Samantala, Bombo Genesis, so humina nga at ang binabantay nating bagyo dyan ho sa labas ng Philippine Area of Responsibility at tuluyan na itong naging ganap o naging low pressure area. At batay nga sa data ng Bombo Weather Center, huli itong namataan sa layong 1,620 km east ng southeastern Mindanao. Pabago-bago ang galaw nito at maaaring lumiko ang naturang sama ng panahon malapit o sa gilid ng kasalukuyan nitong posisyon sa susunod yan na 24 oras. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na maging tropical depression muli ang naturang samahon. At sakaling maging bagyo ito muli at tuluyan ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin naman itong sa local name na Kabayan. Yan muna ang aking ulat panahon. Paalala lamang ho sa mga motorista na mag-ingat pa rin sa pagmamaneho ng kani-kanilang mga sasakyan tuwing maulan dahil madulas ho ang kalsada. At upang maiwasan na rin natin ang hindi inaasahang aksidente sa daan. Bobo Vic? Yes, Bobo Genesis. Gaano kalaki yung posibilidad nitong low pressure area na makapasok sa Philippine Area of Responsibility? Meron bang tsansa o wala na? May chance pa rin itong pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. At sa ating ang pagtataya, aabot lamang. Kung maging tropical depression ito, at aabot lamang ito sa typhoon category pag dumating na ito dito malapit sa may kalupaan ng ating bansa. Kung sakali, magiging pang 11 ito, Bombo Victor, ano? Kasi letter K na tayo kung sakali. Pero hindi pa naman nakakapasok sa PAR. So far, Bombo Genesis, wala pa. Hindi pa ito nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility. At pinapanalangin na natin na malusaw na ito. At tuloy na itong malusaw at hindi na nga pumasok dito sa teritoryo ng ating bansa. Okay. Maraming salamat, Bombo Victor. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!